there. Oh, go back there. Go back outside. Go back outside. There you go. Good morning, guys. Kumusta kayong lahat? Harry here from Pinoy Nomads. Kasama ko si Ate. Ayan, kumakain ng breakfast. At si Kulin. Ayan, si Kulin. Oh, place. Place lang, be. Good girl. Lay down. Oh, perfect. Bait na si Kulin, eh. Bait na yan. Bait. So, yun guys, si Mrs. tsaka si Utoy, nandun sila sa school. So, last day nila for this week, pang fourth day nila. So, by the way, yung program nila, CNA program ay six weeks. So, mabilis lang. So, after ng training nila, mag-take sila ng certification exam. So, after nun, awa ng Diyos, magiging certified, na sila, nursing assistant. Kain tayo ng breakfast. Sabayan natin si Ate. Okay guys, punta tayo sa may mailbox. Yung squirrel lang guys, yung nagsiswimming. Walang katao-tao dito. Yan o. Parang once lang ako nakakita ng taong gumamit nitong pool. Laging bakante. Sayang. Yeah. Okay guys, ang social ng aming apartment. May gym. At swimming pool. Okay guys, dito may barbecue pit din. Kung gusto mong mag-barbecue dito outside of the house or apartment, pwede. And then may mga tables and chairs. Yeah, pwede mag-picnic po dito. Dito naman guys, yung dog park. So, part din to ng amenities. So, enclosed ng bakod. Para yung mga aso, pwede mong bitawan dyan.
By the way, dito guys, dapat naka-leash yung ano mo, yung aso mo pag winu-walk mo. So si Colin, kasi hindi siya sanay na naka-leash, kaya yung ano, ginawa namin, pinatrain namin siya sa Ridgeside Canine Unit dito. So kahit paano ngayon na ilalakad na namin, tumatahol pa din paminsan-minsan, pero laki ng improvement niya compared before. Maganda rito guys, presko, malinis, tahimik naman dito sa apartment namin. So wala pa naman kami experience na magulo dito. Tapos may ano dito, may security. So pagkagabi, nakalock yung gate. So meron kang password or meron kang remote para ma-open mo. Otherwise, hindi pwedeng makapasok dito yung hindi tenant. So yun yung kagandahan dito. Mahal yung renta, pero mas ano naman, mas panatag ka, mas peaceful kasi dito. So okay guys, so nakuha ko sa mail, dumating na yung title ng sasakyan ni Utoy, tsaka ito yung bill ng bahay namin, apartment dito sa California. Yun, so magkano ba yung binabayaran natin dito sa apartment? 3 bedrooms and 2 baths monthly bill. So, mami, magkano bang charge nila sa atin? Okay. So, monthly, meron tayong 66 pala, sorry. 1966. Ah, 86. Oh, tama ako. 1986. So, ang monthly namin dito, 1986. Tapos, may charge na yung pet fee, yung kay Colin, 25. Ah, bukod pa yung sa, ano, yung aming tubig, yung sewer, tama dade, yung trash. So, lahat, ang total niya ay 2,101.66. Yeah. 56 pala, I mean. 56. Yun. So, yun guys. Yun nga, sabi ni Mrs. Renta, pet rent para kay Colin. So, yung mga mag-aalaga ng aso dyan na pupunta rito sa Amerika. So, pag nag-apartment kayo, mayroong pet rent. Okay. Tapos, yung ibang mga apartment guys, hindi tumatanggap ng may pet. So, or bahay kung kuha kayo. Yung iba, mahigpit ayaw nila ng may pet kasi masisira yung bahay nila. Lalo depende. Depende rin sa breed ng ano, diba? Aso. Ng aso. Yung mga matatapang na aso, ayaw nila ng ganun. Hindi pwede. So, yun guys. Si Colin. Si Colin naman ay mabait. So, yun. Mabait ang kanyang breed. Oh yeah. Yeah, kaya, make sure lang na hindi mga atake ng ibang aso or ng tao yung pet mo. Otherwise, makikick out ka dito sa apartment. Yeah. So by the way, guys, ang apartment natin dito ay 3 beds and 2 baths. Mm-hmm. So tatlong kwarto, dalawang CR or toilet. Mm-hmm. So malaki naman siya, more than 1,000 square meters. Parang bahay na rin talaga siya. Yep. Yun nga lang, may mga kapitbahay ka. Bali, isang building kami, parang fourplex siya, apat na unit sa isang building. So tapos maraming buildings dito. I'm not sure kung gaano karaming buildings, pero buong community, nakabakod siya. So yun guys, gated community siya. Pagkahapon or gabi, 7 p.m, sinasara yung gate, tapos may security na umiikot dito. So yun, kaya safe yung ano, itong community. Mayroon siyang swimming pool kasama sa mga amenities dito. May swimming pool, may grill area doon. May gym. Yeah, may gym. Tapos, mayroon ding sa mga bata yung palaruan. Playground. Yeah, playground ng mga bata. Mm-mm. Tapos, mayroon ding ano? Dog park. Yeah. Kompleto. Yeah, kompleto siya. So, hindi na rin lugi guys sa, ano, sa $2,000. Yeah. So considering ano to, California. So although hindi sa mga big cities katulad ng Sacramento, ng San Francisco at saka LA, pero dito kasi small city lang. So mga 100,000 yung population dito, no. Okay na. So yeah, okay na rin. Pero mas mahal siya kasi, mahal din siya kasi ano siya, college town kasi to, Ming, di ba? College town, at hindi lang yun. Parang yung marami din mga nagtatanim, anong tawag doon? Agriculture. Parang pwede siyang ano doon sa agribusiness kasi maraming ano, maganda kasi yung ano dito yung weather. So marami nagtatanim.
Yeah, marami kayong makikita ang mga farm dito. So, yun. Kaya nagpapataas ng presyo ng real estate dito, guys. Yung ano, bukod sa mataas talaga dito sa California, yung ano, yung college town. So, maraming nagre-rent kasi. So, tapos, may malapit ditong, ano, malapit na city dito na nasunog ng, ano, forest fire, campfire, mga 2020 yata yun, 2019. So, buong halos na buong city na yun nasunog. So, marami dun mga naging homeless na punta rito sa, ano. Kaya may karamihan ng mga homeless dito, guys. So, by the way, may halos lahat ng cities dito sa, ano, California, may mga homeless. Sobrang taas kasi nga ng, ano, ng cost of living, sobrang taas ng rent, ng mortgage. Yeah. So, kaya ang iba hindi talaga kayang ma-afford. Tapos, mga nasunugan pa, nahirapan silang mag-claim sa insurance. Ang hirap pala mag-claim. Oh, yung house insurance, pagka in case of fire or anything na natural disasters, mahirap din pala mag-claim nun. So, yun guys. Overall, happy naman kami dito sa ano, sa apartment. So far, so good. Yep. Malapit lang to sa downtown, mga 8 to 10 minutes. 8 minutes sa Enlo, sa trabaho ko. Tapos, sa akin, mga 7 minutes lang. 7 minutes sa'yo, diba? Tapos, yung school nung ngayon, nasa 3 4 minutes. 4 minutes. Yep, ano? Malapit lang. Yeah, sobrang lapit. Pwede yung lakarin, yung school din na misis eh. Tapos, pagka lunch break, umuwi sila. Umuwi lang kami, malapit lang naman. Yeah, pagka lunch break nila. Dito na sila kumakain. So, yeah, kaya sa bibili pa kami dun sa labas. Ito yeah. So, guys, yung mga pupunta rito sa California, big considerations nyo yung ano, ang kailangan may stable kayong trabaho. Pag nurse naman kayo dito, medyo okay-okay. Ma-afford nyong mag-rent dito. Mm-mm. Tapos, mas maganda rin yung ano, misis nyo or asawa nyo. Mm-mm. May trabaho din para at least, ano, pag isa lang kasi yung katuwang. Oh, mabigat pag isa lang. At least kung dalawa kayong may trabaho, ayos yun. Kahit yung katulad lang yung kay Mrs. Caregiver, healthcare aide, or CNA, okay na yun. At least may pandagdag sa gastusin. Kasi kung isa lang, may hirapan, ano, mataas. Mga grocery. Yeah, mga groceries, yung gas, mahal. Oo, pambayad man lang sa mga bills. So by the way guys, yung binabayaran namin dito sa apartment tsaka water, sewer, trash ay ano, hindi pa kasama yung power, gas and electricity. Hindi pa kasama yung internet doon. Wala pa. So hiwalay pa yon yung mga bills na ganun. So parang 300 yung binayaran ko na karano, power, yung, gas yung and electricity. Yung 2-1 na total dun sa ano natin. Hindi pa kasama. Internet, yeah. Yung gas. Power, gas, and electricity. Power, gas, and electricity, yeah. Yeah, tapos yung phones, hindi pa kasama doon. Insurance sa sasakyan, hindi pa kasama doon. So, marami pa. Yeah, maraming gastusin dito sa US, guys, sa mga papunta rito. So, malaking considerations yun. So, yun, kung mayroon din kayong hulugang sasakyan, yun, maghuhulog din kayo ng sasakyan buwan-buwan, tapos insurance noon ng sasakyan. Yun ang ano. Yeah. So, buti na lang, buti ano, wala na kaming car payment, fully paid na lahat ng mga sasakyan namin. Ito yung titles. So, yun, malaki. Nakahinga-hinga ng konti pag wala ka ng, ano, mortgage sa car. So, yung bahay talagang, ano yun, kailangan mo magbayad. So, kung magre-renta ka or pag-mortgage, nasa sayo yun, no? May advantage or disadvantages kung kukuha ka ng bahay. Decision nyo naman yun. Yeah, decision natin yun, no? Ninyo. Natin. Kung whether mas better ba na mayroon kang sariling bahay na sayo, nagmamantli ka, or nangupahan ka. So, ma-figure out nyo rin yan, guys. So, i-comment nyo sa baba kung ano mas maganda. Yep. Mangupahan ba? Lalo na yung mga matatagal na dito sa Amerika. Mangupahan ba or may sarili kang kukuha ka ng bahay. Oo. So, pero syempre depende yan sa stages ng life nyo as family. So, may advantage, may disadvantages din both.
So walang makakapagsabi na ito yung tapat, di ba? So depende yan. Tsaka ginagalang naman natin yung decision ng bawat isa. Oh, yeah, so yeah, yun ang pinaka the best. Yeah. So depende kasi sa situation, case to case basis. Mm-mm. So maring kung afford mo yung bahay, di magbahay ka. Yeah. Walang problema. Oh. Kung hindi naman, apartment muna, then eventually ipon sabay. Di ba? Yeah. Mm-hmm. Bili ng bahay. So yun naman usually pag bagong dating in few months, mm-hmm, couple of months or years, saka bumibili ng bahay, yeah, di ba? Ano mo muna? Ah, tawag dito. Ah. Ano? Pag-isipan, planuhin. Oh. Pag-isipan, planuhin, yeah, at saka, syempre, malaking responsibility kasi yan. So, yun. Sobrang malaking responsibility, mm-mm, guys. Lalo na dito sa California, sobrang mahal ng real estate. Pero ang taas din, ang bilis din magtaas ng, ano, mm-mm, ng real estate dito. So, I don't know. So, yep, nasa sayo talaga. Maaring pagkakitaan mo rin kasi yung bahay mo, lalo pag binenta mo ng mas, binili mo ng mas mababa, binenta mo after a few years ng mas malaki. So, kikita ka ng pera. So, maraming mga ganun, di ba? Yung mga kumita ng malaki. Lalo na ngayon, sobrang... lalo na yung mga nakabili nung una. Yeah. Tapos, ibibenta nila ngayon, ang laki ng profit nila. Yes. So, ano pa masasabi mo, darling? Yun lang. Satisfied ka naman. Ganda naman. So far guys, sa lahat ng natirahan namin, kahit yung bahay namin sa Canada, mas ano kami dito, mas convenient, ano, mas comfortable. Comfortable. Hindi naman siya talagang totally perfect, pero ibang-iba talaga yung pag ano namin dito. Iba yung feeling. No? Parang at home kami dito. Tsaka safe. Yes, okay. Mga bata, okay din, safety eh. Enjoy din sila dito, no? O, mga bata, gusto na rin na dito sila mag-stay. So, yun. Ganun. So, yun. Okay, guys. Thank you so much for watching. God bless everyone. Thank you.